이렇게야 I'm adding new hall of favor. Taga Dinalungan, Aurora po ako. Grade 3 lang po ang natapos ko dahil po sa kahirapan. 13 years old pa lang po ako, is wala na po ako sa piling ng magulang ko. Ang nanay at tatay ko is nakikipagtalok, nakikipagtanim lang po ng palay sa probinsya. Kaya po nag-decide po akong lumayo sa piling nila. Wala po akong naitulong sa kanila, kaya narinig ko po ang abroad. Akala ko po is doon ko po makukuha ang lahat ng mga pangarap ko sa pamilya ko. Ako'y isang tagaluto doon, tapos tagahugas na rin po ng plato doon. So hanggang sa nagkasugat-sugat po ang kamay ko doon. Tapos nakaranas din po ako doon na nabulag ang mata ko ng 4 na araw. Yung amo ko is ayaw niya akong dalhin sa ospital. Buti na lang is mayroon pa rin tumulong sa akin na isang driver doon. Kinakas niya ako para dalhin sa ospital, para maipagamot po ako. Pero good news po is gumaling naman po ako dahil po sa sahod ko, sa sariling sahod ko. Yun po ang naging aral sa akin na mahirap po talaga maging isang OFW. 12 po kaming magkakapatid pero 6 lang po kaming nabuhay dahil po sa kawalan ng pera. Dahil sa kahirapan is naranasan po namin kumain ng kamuting kahoy kaya naging matapang po ako sumubok kasi ayaw ko pong maranasan ng 2 kong anak. Ang bahay po namin dati is isang kubo lang na ang dingding po niya is tabla. Tapos napakahirap po dahil kubo na nga lang bahay namin is kung saan-saan pa po nakikitirik dahil po sa kawalan po kami ng lupa. 2013, hindi ko po malilimutan nung namatay po ang tatay ko, kinuha pong gawing ataol ang dingding po ng bahay naming tabla na dahil walang-wala po kami. Naging member din po ako sa ibang company, 100,000 po ang nilabas ko doon pero wala po akong naging resulta. 2013, nung na-invite po ako ni Coach Jerry Caballar sa digital business na ito nung panahong OFW pa po ako sa Dubai. Tinanong niya po ako kung gusto kong kumita ng euro kahit na sa Pilipinas lang. Nag-decide po akong sumali para sa pamilya ko dahil mahirap po maging isang OFW. Sa loob po ng 8 months na sineryoso ko ang negosyo, doon po nagtuloy-tuloy ang income ko kaya nakapag-forgood na po ako dito sa Pilipinas. In 1 year, nakuha ko po dito ang 1 million ko. Kahit pandemic, napagawa ko na po ang bahay ko sa probinsya at nabili ko na po ang motor ng anak ko na matagal na po niyang gustong mabili na hindi ko po nabibili ng OFW po ako. Nabili ko po siya ng cash. Nakabili na rin po ako ng 2 condo sa Paranaque na inihanda ko sa 2 anak ko at sa pamilya ko. At nabili ko na rin po ang pinapangarap kong sasakyan. Ito po katabi ko. Nabili ko po ito ng cash, Toyota Avanza. Ako po na dating OFW na grade 3 lang ang tinapos ay umabot na po ng 10 million ang total income ko po dito. Isa rin po akong top earner ng Unstoppable Team at nabigyan ng award na naging isa sa mga milyonaryo. Normal sa buhay natin ang makaranas ng hirap at pagsubok. Ang importante, hindi ka sumusuko. Kung nahirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, at kung nahirapan ka sa negosyo mo ngayon, wala lang mas mahirap pa sa naranasan ko nung ako isang OFW. Wala lang mas mahirap pa sa naranasan ng pamilya ko sa probinsya. Kaya hindi ako sumusuko at ginagawa ko ito para sa kanila. Sobrang nagpapasalamat po ako sa nag-invite sa akin dito na si Upline Marlon Argoso at sa taong unang naniwala sa akin na si Coach Nancy Aguirre Nares. At nagpapasalamat din po ako sa Unstoppable Family, kila Up Mon, Up Julie, Up Jerry Caballar at sa buong team. Lalong-lalo na po sa ating mga OFW, tuloy-tuloy ka lang, huwag kang sumuko para sa pamilya, para ikaw na rin ang next na mag-forgood dito sa Pilipinas na katulad ko. Ladies and gentlemen, once again, our new Hall of Famer for
Dito tayo, Lord.